Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Ang inyo bang mga partner or boyfriend or girlfriend ay talagang mahilig sa chicks or mahilig mang babae? Mayroon ka bang ang iyong partner ba ay mayroong babae? Ang iyong boyfriend bang minamahal mo ng lubusan ay talagang nagtataksil pa sa iyo at mayroon siyang iba? Gusto nyo bang magkahiwalay sila ng tuluyan? Ito po ang ating ituturo sa inyo. Kung ang inyong boyfriend, inyong mga mister or inyong mga girlfriend ay mayroong kabit, ay narito ang ating pamamaraan upang sila ay laging mag-aaway or kaya naman ay tuluyang magkahiwalay. Kailangan lamang natin dito ng lemon. Kailangan natin ng dalawang papel. Pwedeng white or kahit anong papel ang mayroon ka. At kailangan natin ng ballpen at panali. Panali dito sa ating lemon. Kailangan natin ng pamintang durog at siling labuyo na tinadtad. So, ayan. Ngayon, sa dalawang papel. Halimbawa, may dalawa ka ng papel. Una ay isulat mo ang pangalan ng iyong partner ng 7 beses doon sa isang papel. Isulat mo ito doon sa papel ng 7 beses. Dapat magkasya po sa lemon. So, halimbawa, i-examplean ko kayo para mas makikita natin. So, ito yung aking papel. Kukuha ko lamang ako ng papel. So, isusulat natin dito ang pangalan ng inyong partner. Kumpletong pangalan ng iyong partner. Maliit lang po, kapiraso lang po ang ating kailangan upang magkasya ito sa ating lemon. So, ayan. So, isusulat natin dito, halimbawa, ang iyong partner ay si Juan. Si Juan Pedro. Ayan, si Juan Pedro. Juan Pedro, 7 beses po. Juan Pedro. 7 beses isusulat sa papel ang pangalan ni Juan Pedro. 7 beses. Sa kabilang papel ay kailangan mo ring isulat ang pangalan ng kabit ng iyong partner. So halimbawa ang kabit ay Sino ba ang kabit? Halimbawa, ilagay natin dito ay siya ay si Judy. O si Judy Jose. Ayan, si Judy Jose. 7 beses din natin ilalagay si Judy Jose. Judy Jose. Ayan, 7 beses. Pagkatapos, tupi mo ang papel. Dapat nakalabas ang kanyang pangalan. Wag paloob. Dapat nakalabas ang kanilang pangalan. Ayan. Ito yung kay Jody at ito naman ang pangalan ni Juan. Ngayon, una mong ilagay ang pangalan ni Juan sa isang lemon, sa isang hiniwa na lemon. So, ayan, ang pangalan ni Juan sa isang hiniwa na lemon at ang pangalan naman ni Jody sa isang lemon. Ayan. Pagkatapos, ay lagyan mo ito ng maraming pamintang durog or powder. Siguro isang kutsara noon ilagay mo dito. At sa isa naman ay ilagay mo ang sili na tinadtad mo. Ilagay mo dito ang sili at saka doon sa pangalan ng babae ay ang paminta. Habang nilalagay mo ito ay sasabihin mo ng paulit-ulit ang kanilang pangalan. Si Judy Jose at saka si Juan Pedro ay lagi kayong mag-aaway. Hindi kayo magkakaroon ng katahimikan hanggang sa kayo ay tuluyang maghihiwalay. Yan, habang nilalagay mo yun talaga, yung may panggigigil ka habang ginagawa mo ito, yung parang talagang nilalabas mo yung inis mo sa kanila, kailanman ang inyong Judy Jose, Juan Pedro, kailanman kayo ay hindi magkakaroon ng katahimikan, kayo ay palaging magkaaway, hindi kayo magkakaunawaan hanggang sa tuluyan kayong maghiwalay. Yan, paulit-ulit mo po yung bigkasin ng 21 na beses.
21 na beses pa ulit-ulit mo yung bigkasin. Pagkatapos ay talian mo ito kung anumang panali ang mayroon ka. Kahit anong uri ng panali ang mayroon ka, ay palibutan mo ito ng tali upang ito ay hindi tiyakin mong hindi na ito bubuka or hindi sila maghiwalay or hindi sila maghiwalay upang yung sili at ang paminta ay talagang mag-init or mas magiging magulo ang kanilang pagsasama or ang kanilang relasyon. Pagkatapos po ay ilagay mo ito sa isang madilim na lugar, halimbawa sa ilalim ng inyong lababo o sa isang maduming lugar, basta dapat ay yung lugar na parang hindi sila mapapakali, halimbawa sa ilalim ng inyong mga lababo, ay pwedeng-pwede ito ninyong ilagay. Pagkatapos, pag nakita nyo itong nabulok na, ay saka mo naman ito itapon sa ilog, tubig o lawa. Ngayon kung wala po kayong tubig, ilog o lawa, ay tiyakin mo na itapon mo ito sa isang basurahan na nakakasulahok ang amoy. Kailangan pag itapon mo ito, ay huwag mo na itong lingunin pa. Gagawin po natin ito ng Martes or kaya ay Biyernes ng gabi ng kahit anong oras. Muli po, bago po gumawa nito, tiyakin po na mayroon kayong buong tiwala sa inyong mga ginagawa. Ayan po lamang, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.